Kailangan mo na talagang tanggapin na mamamatay ka ng virgin at sawi. Bastard ka na naman, hindi ba? Mula sa salamin ay tinignan ni Claudette ang pinsan niyang si Rafael na nagsalita mula sa kanyang likuran. Anak ito ng kapatid ng kanyang nanay at mas matanda sa kanya ng 2 taon. Kung titingnan ay parang magkapatid na sila nito. Nasa kabilang kanto lang ang bahay ni Rafael pero mas madalas pa itong manatili sa bahay nila. Agad niya itong sinimungutan at itinuloy ang pagsusuklay. Kalalaki mong tao, napaka-tsismoso mo. Angil niya sa pinsan na tinawanan nito. Tingnan mo, ginawa mo ng lahat para magpapansin kay Daniel. Pero si Alexandra, wala namang ginagawa pero nahuli na kaagad ang loob niya. Ayaw pa rin tumigil ng panunod yun ito. Natatawang nilingon ni Claudette si Rafael at binato ng suklay na hawak. Che, wala pa yun sa kalahati ng kaya kong gawin para kay Jack, no? Napailing-iling ang pinsan ni Claudette sa kanyang isinagot. Hindi naman yun ang unang beses na inintriga siya ng pinsan tungkol sa ginagawa niyang panliligaw. Yes, she did the courting. Hindi na si Claudette naniniwala na dapat ay kinakarir ng mga babae na magpakademure habang buhay. Tulad nga ng sinabi sa isang pelikula, ang buhay ay isang malaking kiyapo. Kung hindi siya lalaban ay maaagawan siya. Kaya kapag may gusto siyang isang tao, gagawa siya ng paraan para makipaglapit sa taong yun. May mga bagay kasi na namumuti na lang ang mga mata mo sa kakahintay hindi naman darating. Namana ni Claudette ang ganong ugali sa kanyang ina. Sa katunayan na yung nanay pa niya ang naligaw sa kanyang ama. Proud na proud siya sa nanay niya dahil marami ang may gusto sa tatay niya. Ngunit nasilo pa rin ito ng kanyang ina. Ipinasa ng nanay niya sa kanyang paniniwalang pantay ang karapatan ng babae at lalaki sa pagsuyo at pag-ibig. Hindi na sikat si Maria Clara. Love should come with a great effort. If she wanted something to happen, then she must take the risk and jump dahil tamad na si Cupido ngayon. At ngayon nga'y sigurado si Claudette, failed na ang misyon niya sa recent prospect na si Daniel Montelo. Kababata niya si Daniel pero mula pa noon ay ilag na ito sa mga babae. Aaminin ang childhood crush niya ang binata pero hanggang doon na lang iyon. Hindi man sila sobrang malapit na magkaibigan, but she cared about him. Nang iwan si Daniel ng fiancé nito, gusto niya ipakulam ang babae. She watched Daniel in his miserable state and it felt bad. Pero ngayon ay bumabalik ng sigla ng binata dahil mukhang nagkakamabutihan na talaga ito tang babaeng taga Maynila na si Alexandra. Ilang beses na rin niyang nakita ang babaeng tuwing bibisita siya sa bahay ni Daniel. Masasabi naman ni Claudette na mabait si Alexandra at bagay ito kay Daniel. Besides, she was just pursuing him for fun. Hindi naman siya ganun kaseryoso sa lalaki at patid niyang alam ni Daniel na hindi naman siya seryoso. Hindi nga lang nito alam na laman ng puso niya mula noon hanggang ngayon ay kadugo nito. Hindi naman niya planong suyuin na matagal si Daniel. Dahil bukod sa halatang wala itong interes sa kanya, baka i-turn down lang siya ng binata kung sakaling nahulog nga ito sa kanyang bitag. Masama mang pakinggan pero naaaliw lang siya kay Daniel dahil sa kasungitan nito. She had never been serious about any guy for the past 7 years. She tried really hard to divert her attention to other guys, but it was futile. Alam naman niya kung sino ang kanyang gusto and it had always been the only man whom she already considered to love for the rest of her life. And it was Jack Montelo, Daniel's younger brother. Claudette met Jack 7 years ago. Nang una niya makita ang lalaki na naglalakad sa Hacienda Montelo, ay yung una ring pagkakataon na tumibok ang puso niya ng totoo. Siya kasi ang tipo na nauunang tumibok ang mga mata kaysa sa puso kapag nakakita ng gwapo. Ngunit na mga oras na yon, sinungsilu siya ni Cupido hanggang internal organs. He got her staring at him like crazy. Nagulat pa siya nang malaman na half-brother pala ito ni Daniel at tila ba instant na lumipad ang kanyang atensyon mula kay Daniel papunta sa gwapo at chinito nitong kapatid na si Jack. Tila ba bumuka ang langit at nagbabaan ng mga anghel para sumama kay Cupido sa pagpanas sa kanya? Doon ni Claudette na realize ang katotohanan ng love at first sight dahil ipinakako niya sa sarili na kahit gaano karami ang pormahan niya, isang Jack Montelo pa rin ang maghaharap sa kanya sa simbahan at pagdadala sa altar patungo sa mga katagang I do. Mailap din sa babae si Jack, sabi ng tiyahe ni Daniel na si Tita Sabel. Pero taliwas iyon sa sinabi ng kaibigan nitong si Axel. Papalit-palit daw kasi ng nobya si Jack sa Maynila. Ang mga tipo pa raw ng binata yung magaganda, sopistikada at pang-display talaga. Well, he could always wish for that kind. Pero hanggang wish lang nito iyon dahil siya na ang nakaukit sa kapalaran ng mga palad nito. Silang dalawang magkakatuluyan kahit pasuplado si Jack sa kanya
at tila ba lagi siyang gagawa ng masama tuwing lumalapit siya rito. She had been friendly with him when they first met pero in-snub ang beauty niya ng binata at hindi niya alam kung bakit. Una sa lahat, naliligo naman siya at walang body odor. Pangalawa, hindi naman siya mukhang gumagawa ng masama. Pero sa ngayon, pagbibigyan muna niya ito ng magpakasaya sa iba. Dahil sa huli, alam niyang isang tao lang ang pwedeng magmay-ari sa binata. At siya yun. Sa susunod na magkita sila ni Jack ay gagawin niya ang lahat para mabihag ang puso nitong tila allergic sa kanya. Sa mundong ito, isa si Claudette sa libu-libong babae na hopeless romantic. Oo, isa siya sa mga iyon kahit hindi halata. Malakas ang tama niya sa mga palabas na tungkol sa pag-ibig at isinasabuhay niya ang lahat ng iyon. Hindi niya tinatanggi na masakit din sa pride kapag pumapalias siya sa mga ginagawa. Pero pride lang iyon at walang wala sa sakit ng puso niya kapag nagkukwento si Axel tungkol sa kalandian ni Jack sa Maynila. Matalik na kaibigan ni Jack si Axel at isa ito sa mga taong nakakaalam ng pagsintang parurot niya sa binata. Hindi naman siya manhid. Mahal niya si Jack Montero at sigurado si Claudette doon pero wala naman siyang magagawa bukod sa maghintay at magpapansin. Totoo nga ang love at first sight. Hindi na siya nagdadalawang isip paroon. Claudette Siana, nandito si Tia Sabel. Napukaw niya nang marinig ang malakas na boses ng kanyang ina mula sa labas ng kwarto. Kumunot ang noon niya kay Rafael at nagtatanong ang mga matang tinitigan ng pinsan. Si Tita Sabel ang kasama ng magkapatid na Daniel at Biboy nang mamatay ang ina ng mga ito. Naging mother figure na rin ito sa kanya dahil na rin kaibigan ni Tita Sabel ang kanyang ina. Nagkibit-balikat lang ito. Baka magbibigay ng abuli sa puso mong sawi, nakangising sagot ni Rafael. Tumayo si Claudette at binatukan nito. Abnormal, sagot niya at tumingin sa oras ang nakasabit sa dingding. It was 5 in the afternoon. Ano naman kayong ginagawa ron ni Tita Sabel? Balak sana niyang puntaan ito maya-maya para bumisita dahil naging abala siya sa private school na pinagtatrabahuhan bilang English teacher nitong mga nakaraang araw dahil nga bakasyon at pasahan ng grades ng mga estudyante. Naroon naman si Rafael kaya may nagbabantay sa kanyang ina. Her father died from a heart attack when she was 15. She was an only child. Gayunman, namulat siya sa pamilyang puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Maging sa mga kamag-anak nila, ay malapit din siya dahil sobrang mabait din ng mga ito. Her family gave her more than enough at si Jack na lang ang kulang. Lumabas si Claudette sa kwarto at nakita agad ang nanay niya sa sala kasama si Tita Sabel. Ngumiti siya sa mga ito bago lumapit. Magandang gabi po, bati ni Claudette kay Tita Sabel at nagmano rito. Nabisita po kayo. Nakikirami nga si Tita Sabel sa iyo. Singit naman ni Rafael ay kinatawa ng tatlo. Kung hindi lang nakakahiya sa matatanda ay babangasan na talaga niya ang pinsan. Mabuti na lang at alam ng kanyang ina at Tita Sabel ang pinagagawa niya sa ngalan ng pag-ibig. Kaya hindi na siya nailang. Numero unong konsentidor kasi ang mga ito sa kanya. Makapagsalita ka naman parang hindi ka bokya nung una ka nagpakilala kay Alexandra. Pang-aasar ni Claudette sa pinsan. Na-attract kasi si Rafael nung unang kita kay Alexandra. Pero hindi ito nakaporma dahil umeksena noon si Daniel at pinauwi silang dalawa. Tumahimik nga kayong dalawa. Nakakahiya kay Aling Sabel. Sa harapan niya kayo nagtatalo, sawi ng kanyang ina. Inirapan ni Claudette si Rafael at bumaling sa nakangiting si Tita Sabel. Bakit po ulit kayo nabisita? Pasensya na po. Napakapapansin lang po talaga ni Rafael saka uuwi si Jack dito sa susunod na buwan. Biglang nalaki ang kanyang mga mata na magsinkin sa isip ang sinabi nito. Kulang na lang ay dambahin ni Claudette si Tita Sabel. Si Jack? Darating si Jack? Pigil niya na mapatili sa magandang balita na kanyang natanggap. Ngumisi ang tiyahin ni Daniel at tumangutango. Talaga po? Halos magkaroon na siya ng mini heart attack sa sobrang excitement. Tumawa si Tita Sabel sa kanyang reaksyon. Alam kasi nito kung gaano siya kabaliw sa kapatid ni Daniel. Jack na naman? Wala namang pakialam sa'yo yun eh. Hanggang tingin ka na lang din. Pang-aasar pa ni Rafael. Che! Umirap si Claudette sa katotohanan ng sinabi ng pinsan. Apat na buwan na rin mula nang huli niyang nakita si Jack. At tuwing nasa paligid siya ay magtatago ito na tila ba lagi siyang may balak na magpabuntis sa lalaki na ikinukonsindirin niya magandang gawin kung hindi ito madadaan sa santong dasalan. Hindi pa niya ito nakausap ng sarilinan. Lagi siyang tablado, hindi pa man siya nakakapagsimula. Daig pa nitong tiyahin niyang nagsisimula na ang wagas na kasungitan dahil nasa menopausal stage na.
Pati nga ang kapatididan niya na babae na si Ariana na ilang beses lang niya nakita ay ilag din sa kanya. Na-brainwash yata ni Jack para hindi niya makuha ang boto nito. Hindi malaman ni Claudette kung paano mapapaamang sutil na puso ni Jack. Kung bakit sobrang ilap nito sa kanya ay hindi niya mabigyan ng dahilan. Hindi naman siya makulit sa umpisa. Sinisimulan niyang lahat sa pagiging friendly. Pero doon pa lang ay bokya na siya. Paunti-unti na siyang nauubusan ng pasensya. Kapag hindi siya nakapagpigil ay kikidnapin na niya si Jack at tuluyang pipikutin. But she would deal with that when he came back. Alam niyang malapit na at masagwa mang pakinggan ay isa sa dahilan kung bakit siya lumalapit kay Daniel ay para makasagap ng balita tungkol kay Jack. Not that Daniel would mind dahil wala naman itong pakialam sa mga ginagawa niya. Kahit patuloy masaya siya sa nalalapit nila pagkikita ni Jack, ay hindi pa rin maiwasan ni Claudette malungkot dahil siguradong deadma pa rin ang alindog niya sa binata. Oo, kanina lang masaya ka ah. Bakit ngayon mukhang mahirap langwin ang lalim ng iniisip mo anak? Itinigil ni Claudette ang pag-uwi ng duya na kinahihigaan niya nang marinig ang boses ng kanyang nanay. Kasalukuyan siya nakatambay sa likod bahay nila matapos kumain ng hapunan. Doon na rin nakikain sa kanila si Tita Sabel. Kapag kuwan ay inihatid nito ni Rafael, pauwi sa bahay ni Daniel na nasa kabilang kanto. Umisod siya ng konti para makaupo doon ng kanyang ina. Nagpapaantok lang po. Nagpapaantok ba talaga o iniisip mo si Jack? Napabuntong hininga na lang si Claudette at kaming ngumiti. Hindi talaga tumatalab sa kanyang ina ang pagsisinungaling niya. Kung sa bagay, alam naman ito ang lahat ng tungkol sa kanya. Wala siyang itinatagong lihim dito. Sinabi niya sa inang lahat ng nangyari sa kanya, kahit pamaliit na bagay. Kahit noon ay open na si Claudette sa kanyang ina pero lalo siyang naging malapit nang mamatay ang kanyang tatay. Kaya hindi katulad ng ibang kaedad niya, hindi siya naiilang magkwento sa ina ng kahit anon lalo na usaping pampuso. Ang tagal na rin kasi nay, 7 taon na rin. Tapos hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Tapos sabi nga ni Tita Sabel, pupunta si Jack rito sa susunod na buwan. Pag-amin ni Claudette sa ina. Bakit? Masyado bang matagal ang isang buwan? Sunod-sunod siyang umiling. Hindi alintana ni Claudette kung sa susunod man na buwan, sa susunod na taon o kahit na sa susunod na dekada o sa susunod na milenyo pa ito darating, maghihintay pa rin naman siya kahit anong mangyari. Ang importante ay sigurado siya na makikita ito. Malaking kasiyahan ang dinudulot niyon sa kanya kapalit ng ilang buwan na hindi niya ito nakita at nakausap. Imagine, 7 taon na niyang inaalay ang pagiging hopelessly devoted at in love niya kay Jack. Kung sa ibang tao malamang ay katangahan ng maituturing at baka nga nawala na sa paglipas ng panahon, lalo na't hindi naman nabibigyan ng katugunan. Pero tuwing maiisip niya na bitawan na si Jack, maiisip din niya na paano pala kung dumating ang araw na magustuhan na siya nito. Na maramdaman ng lalaki na may naghihintay pa rin dito at nagmamahal ng tunay. Hindi biro ang 7 taon, but for Jack, she would willingly take those 7 years and more. Wala kasi silang contact ni Jack. Madalas siyang nakatambay sa Facebook na lalaki at mukhang natabunan ng friend request niya. Hindi rin ito nagre-reply sa mga message niya kahit pa nakikita niyang nakita na yun ang binata. Naka-private ang ilang post nito at iilan lang din ang pictures na naka-public. Doon lang din siya nagkakasya dahil wala rin siyang number nito. Hindi naman yun mahingi kay Daniel dahil siguradang magtataka ito. Baka kasi kapag nalaman ni Daniel ay sumali na ito sa pagtutol. Well, marahil ay nakahalata ni Daniel na interesado siya kay Jack tuwing tatambay siya sa bahay nito kapag bumibisita ng probinsya ang binata. Pero alam niyang hindi nito iniisip na seryoso siya. She was known as a happy-go-lucky woman. Kilala na siya sa reputasyon na naunang mag-approach sa lalaki. Kaya siguradong iniisip ni Daniel na isa lang si Jack sa mga lalaking hindi naman niya siniseryoso. Pagdating niya, mas mamahalin ko pa siya, sabi ni Claudette na parang wala sa sarili. Kuu, bata ka. Hindi ko alam kung bakit hindi ka sumusuko kahit ayaga na ang pagpapakita ni Jack na ayaw niya sa'yo. Natatawang wika ng kanyang ina. Alena, bago tinapikan ka. Natatawang wika ng kanyang nanay Alena bago tinapik ang kanyang hita. Ilang beses na rin ni Claudette na natanong niya sa kanyang sarili. Pero iisa pa rin ang nagiging sagot. Mahal ko po eh. Kung mahal ko, ilalaban ko. Hindi ako naniniwala sa kasabihang dapat pakawalan mong yung minamahal. Mahal ko nga eh, bakit ko ipapamigay ng basta na lang? Sagot ni Claudette. Yun na yatang naging motto niya sa buhay dahil kay Jack. It's a bit, no. It was totally selfish but she was not going to give up without a fight. Hanggang may nakikita siyang liwanag, ilalaban niya.
Pakakawalan niya lang si Jack kapag lumuhod ito sa harap niya at umiyak ng dugo para tigilan niya ito. But because it was Jack Montelo, the guy who was oozing with sex appeal and pride, hindi nito yung gagawin. Isa pa, hindi siya nalahian ni Gumbarza sa pagiging martir. Ang kanununuan ng mga ninuno niya ay si Gabriela Silang. Doon siya nagmana. Nagmana ka nga sa akin. Sumusunod ka sa yapa ko. Napapailing na wika ng kanyang ina. Kabisadong kabisado na ni Culadet ang love story ng kanyang mga magulang dahil lagi yung naikikwento sa kanya kahit pa noong buhay pa ang kanyang ama. Pero hinding-hindi siya nagsasawa. Para kay Claudette, ang love story ng kanyang mga magulang ang pinakamagandang kwento na narinig niya. Hindi po ba kayo napagod? Dead masayo dati si tate, hindi ba? Tumawa ang kanyang ina. Siyempre, napagod. Sino namang taong hindi mapapagod kapag binabaliwala na taong gusto niya? Pero iniisip ko noon na ano ba naman ang pagod kumpara sa tuwa kapag naging kami ng tatay mo? Mahirap pero wala eh, nagmamahal kasi ako. Ngumiti si Claudette sa sinabi ng ina. Tapos nahulog na rin ang loob niya sa'yo? Tanong niya kahit pa alam na ang isasagot ng kanyang ina. Sinabi ko sa kanya na susuko na ako kasi parang kahit anong gawin ko, wala namang nangyayari. Tapos pinigilan niya ako, tumami na rin ang tatay mo. Nabaliktad ng sitwasyon at siya na ang nanligaw. Kahit nung maging kami, nililigawan pa rin niya ako. Mahihimigan sa boses ng ina na kinikilig pa rin. E di hindi na rin imposible na mahulog din ang loob sa akin ni Jack. Puno ng pagmamalaking sagot ni Claudette. Tuwing naririnig niyang kwento ng kanyang ina ay lumalakas talaga ang loob niya. O siya, sige. Ipagdadasal ko yung pakikipagbaka mo. Magingat ka lang anak, magtira ka para sa sarili mo. Payo ng ina bago siya hinalikan sa noo. Napangiti si Claudette at dinaluhong ito ng yakap. Gusto mo bang malaman ng mga moves ko nun sa tatay mo? Napahalakak siya sa sinabi ng ina. Sige nga anay, itrain mo ko. Abalang abala si Jack habang iginuguhit ang final draft para sa pinapatayong building sa Makati. Isa siya sa highest paid engineers ng Pilipinas. Graduate siya ng cum laude sa isang pribadong universidad at agad siyang inalok na iba't ibang engineering firms. Pinili niyang magtrabaho sa kanyang ninong na matagal nang inuungot sa kanya na pumasok siya sa kumpanya nito. Isa na nga siya ngayon sa may pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Hindi man siya ganun ka-hands-on sa pangangalaga ng lupain nila sa Quezon o kaya sa pagmamanage ng mga restaurant, suportado naman siya ng kanyang pamilya. Kilala sa business world ang pamilya Montelo. Ang farm nila sa Quezon na minanapan ng kanyang ama, mula sa mga ninuno nito hinahawakan ngayon ng kanyang half-brother na si Daniel sa tulong ng masisipag at mapagkakatiwala ang trabahador nito. Hindi naging maganda ang takbo ng pamilya nila noong una. Nalaman kasi niya na may unang pamilya pala na iniwan ng kanyang ama bago ito nagpakasal sa kanyang ina. Ang Hacienda Montelo ay naiwan kay Daniel. Sa hula ni Jack ay sinadya yun ng ama nila para doon kumuha nang ikakabuhay ang naiwang pamilya. Hindi niya kaagad natanggap maging ang kanyang ina at ng kapatid na si Ariana. Ang katotohanang hindi sila ang unang pamilya. Kung hindi pa lumapit sa kanila si Daniel noon at nagpakilala, ay hindi pa nila malalaman ang sekreto. But later on, natanggap din naman nila ang bagay na yun. Nagkapatawaran din si Daniel at ang ama nila. Inalok pa nga ng kanilang ama ang kapatid niya na pumisan sa kanila, kasamang isa pa nilang kapatid na si B-Boy dahil noong mga panahon na yun ay pumanaw na rin ang ina ng mga ito ngunit tumanggi si Daniel. Nasa Quezon daw kasi ang buhay nito at hindi maiwan ng farm. Gayunman napalapit na rin sila ni Ariana kay Daniel at B-Boy. Minsan ay dumadalo si Daniel sa kanila tuwing may libre itong oras at ganun din sila. Kahit hindi magandang ginawa ng ama niya na pag-iwan kina Daniel, ay hindi naman tuluyang pinabayaan ng ama nila ang mga ito dahil malaki ang kinikita ng farm. Doon kasi karamihan kumukuha ng iba't ibang gulay at prutas para i-export sa ibang bansa. Hindi yun nalugi dahil naalagaan at napangasiwa ng maayos ng kanyang nakakatandang kapatid. Sa kanila rin ang Montelo Garden and Restaurant na nakakalat sa Maynila. Itinayo yung restaurant ay kasal ang mga magulang niya. Graduate ng food technology ang kanyang ina at noon pa man ay pangarap na nito magkaroon na napapamahala ang restaurant na siyang iniregalo nga ng kanyang ama para dito sa mismong araw ng kasal ng dalawa. Maliit lang na kainan iyon noong una dahil hindi naman sila ganong kayaman. Nalaman nga niya ng perang pinapagawa ng restaurant ay galing sa ipon ng kanyang ama mula sa farm sa Quezon. Pero dahil sadyang business-minded ang ama ay pumatok ang restaurant hanggang sa napalaki iyon at nagsilang ng iba pang branch. And the rest was history. Ever since Jack was a child, he had always dreamed of being an engineer.
And he chose that path. Gayun din ang kapatid niyang si Ariana na hindi na maglalaon ay siguradong makikilala ang pangalan sa showbiz world. Their parents supported their endeavors at hindi naman pinilit ng mga ito na mamahala sila sa mga negosyo. Gusto kasi ni Jack na mag-excel gamit ang sariling pangalan at hindi lang dahil sa apelyido niya. At batid niyang ganun din si Ariana. Si Daniel talagang nakamana na pagiging business-minded ng ama nila. Lumipad ang tingin ni Jack sa ursa na nasa kanyang mesa. He needed to do this quickly. 5 PM na pero hindi pa rin siya nakakaalis ng opisina. Inibitahan kasi siya ng kanyang ina na mag-dinner sa MGR na every week nilang ginagawa. Malapit nang matapos si Jack na tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya yung sa kanyang bulsa pero tumigil din ang tunog na makuha niya. Napakunot ang kanyang noo sa unregistered number na nasa screen. Ibinaba niya muna ang lapis at tinawagan ng number. Kung tamang hula niya, ay baka isa na naman sa mga naging ex-girlfriend niya ang tumatawag na ayaw siyang tigilan hanggang ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit hinahabol siya ng mga ito samantalang simulat sa pool pa lang ay alam ng mga ex-girlfriend na hindi niya ugali ang magseryoso. Hindi na. Ipinilig ni Jack ang ulo sa naisip. Sobrang tagal na panahon na yun at ayaw na niyang balikan. Siya lang ang nakakaalam na mapait na bahagi yun ng buhay niya. Kahit ang mga kapatid niyang si Ariana at Daniel hindi nalaman yun. He had already left the part that buried in the deepest part of himself. Hello, who's this? Bungad niya nang may sumagot sa kabilang linya. He can only hear loud panting and subtle squealing. Jack Montello speaking. May I know who this is? Ulit ni Jack. Wala pa rin nagbago at ganun pa rin ang kanyang naririnig. Was the person on the other line mute or what? Hindi na siya nagabalang maghintay at pinutol na niya ang tawag. Ipinagkibit-balikat na lang niya ang tumawag, baka wrong number lang yun, o kaya isang taong walang magawa sa buhay. Ipinagpatuloy niyang ginagawa, alas 6 na matapos siya. Mabilis na tinawagan ni Jack ang kanyang ina. 2 ring lang ay sumagot agad ito. Honey, where are you? Malambing na tanong ito. Pupunta na ako ma, sorry. May tinapos pa kasi ako. I'll be there in 30 minutes. Okay anak, take care. I love you. I love you too ma. Sagot niya bago pinindot ang end button. Bago mailagay ni Jack ang cellphone sa bulsa, eksaktong nag-vibrate iyon. Unregistered number ulit at nang ma-realize na yun din ang numerong tumawag kanina. Hello? Jack frowned. What was the emotion for? Mabilis siya nagtipan ng text habang bumababa sa basement ng opisina. Who's this? Binuksan niyang kanyang kotse at sumakay. He turned the ignition on at pinaandar ang sasakyan palabas ng parking lot. Muling nag-vibrate ang cellphone niya. Ako ang destiny mo. I'm the only one who's meant for you. You're soon to be wife, Jackie baby. Automatic na tinapakan niyang brakes. Napamaang siya sa screen ng cellphone. Mukhang nahuhulaan na niya kung sino nagpadala ng mensahe dahil iisang tao lang nagsasabi sa kanya ng mga katagang iyon. Lalong isang tao lang ang tumatawag sa kanya na nakakainis na Jackie baby. Mukhang kailangan na niya magpalit ng number. Kung sino man kay Daniel at Axel ang nagbigay ng number niya ay maganda na. How did you get my number? He responded. At nang mabasa ni Jack ang reply nito, hindi nga siya nagkamali. It was none other than Claudette Rivera. The girl who proclaimed to have all the right to him. Ganun talaga. Kapag mahal, maraming paraan. Kapag ayaw, may paraan pa rin. Mwah! Napailing si Jack at ngumuwi. Oh good heavens! She's going to start again. Hindi napigilan ng Claudette na magtatatalon sa kama tuwing naalala na nakapalitan sila ng text message ni Jack noong isang gabi. Lalo naman siya nagbunyi na makitang mahulaan na kaagad nito na siya ang nagpadala ng mensahe. Kung ganoon na hindi naman pala siya wapakals ng todo kay Jack dahil alam nito kung anong pangalan niya. Malaking bagay na yon. Alam lang ang pangalan mo, aasa ka na kaagad. Kontra kaagad na isang bahagi ng kanyang isip. Aba, napaglaanan ko ng brain niya ng space para sa pangalan ko. Malay mo next time, puso naman niyang maglaan para sa akin, sagot niya sa sarili. Humarap si Claudette sa salamin at gumisi. Pakiramdam niya ay mapupunit ng bibig niya pero wala siyang pakialam. Malaking bagay na mag-reply sa kanya si Jack. Nang marinig niya ang boses nito kagabi ay para siyang hihimatayin sa kilig. Baka kung anong masabi niya kaya hindi na lang siya nagsalita. Naalala ni Claudette ang unang beses na nasabihan niya ito ng mga katagang, "Will you be my boyfriend?" Nasuplado nitong itanong kung ano bang kailangan niya. At that time, she was just teasing him, though it would be a privilege if he ever said yes. Pero isang makina at diretsyong no, as in busted ang natanggap niya rito. That day was the first time she felt the pain.
Hindi niya alam pero noong mga panahong iyon ay parang ang pangit-pangit ang tingin niya sa sarili. Pero kung tutunga nga lang siya at dadamdamin ang isinagot na noon ng future husband niya, magagaya siya sa mga iba niyang tiyahin na tumandang dalaga dahil masyadong naging demure. At dahil sa text na yun ni Jack ay naging mas determinado siyang paibigin nito. Yung tipong gugustuhin nito na nasa tabi lang niya. Sa totoo lang, wala pa naman siya nagawang formal na panliligaw kay Jack. Bukod kasi sa laging semplang ang nagagawa niyang moves, hindi pa naman niya nararanasan ang manligaw in the real sense of the word. Tuwing nasa Quezon si Jack ay vocal siya sa pagsasabi na gusto niya ito siya ng babaeng nakaguhit sa kapalaran nito. Pero dahil sa mga tips ng nanay Alena niya, handa na siya ngayon and the first thing she did was to get his number. Kung hindi lang siya loyal kay Jack ay baka pinupog niya na ng halikang kaibigan nitong si Axel na nasa Quezon para tulungan ng kapatid na si Andrew sa pamamahala ng lupa ng mga ito. Kahit wala kasi itong idea sa ginawa niyang pagkalkal ng cellphone nito ay si Axel pa rin ang may-ari ng cellphone na pinagkuhanan niya ng number ni Jack. Nakitext kasi siya kay Axel para sa pinsan niyang nasa Maynila na binabalak sanang bisitahin kapag nagkaroon ng pagkakataon. Madaling-madali siya nakalkalin ng phonebook nito para makuha ang number ni Jack. Waging-wagi talaga! Para pa rin lutang si Claudette habang naglalakad papunta kina Daniel. Gawain na talaga niya pumunta sa bahay ng mga ito tuwing Sabado. Hindi naman siya nangungulit at sadyang tumatambay lang. Si Tita Sabel at Biboy ang madalas niyang makausap dahil milagro na lang nakikipagkwentuhan sa kanya si Daniel. Siguradong matutuwa si Tita Sabel sa improvement ng pag-ibig niya. Hindi na talaga siya makapaghintay na bumalik si Jack, Her Jack, nasabi ni Claudette sa sarili. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po and keep safe everyone!